Isang cargo truck ang bumangga sa isang nakaparadang truck sa Road 10 sa Tondo sa Maynila kanina. Ayon sa pahinante ng cargo truck, sumalpok ang kanilang sasakyan dahil ang manibela daw nito pwersahang inagaw ng nanghuhuling tauhan ng towing company ng Manila City Hall. Mula sa Tondo, nakatutok live at exclusive si Emil Sumangil. Emil! Well, patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ng apat na biktimang nasugatan sa pagbanggangan ng isang cargo truck sa isang garbage truck sa Tondo, Maynila kanina tanghali. Ganito ang sitwasyong aming inabutan sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente. Ang driver ng cargo truck, nakaipit pa sa upuan. Mistulang pumalupot sa kanyang kanang binti ang nayuping dashboard ng truck. Power tools ang ginamit ng rescue team para mapaghiwalay ang mga bakal. Nilagyan siya ng helmet. May kalahating oras ang lumipas. 1, 2, 3. Nabunot mula sa driver's seat ang biktima. Isinakay siya sa nakaantabay na ambulansya saka isinugod sa pagamutan. Ayon sa pahinante ng cargo truck, sumalpok sila sa nakaparadang garbage truck matapos na sumampa at pwersahang agawin mula sa kanyang driver ang manibela ng isa raw tauhan ng accredited towing company ng Manila City Hall. Pinilit siya na ipag-agawa sa manibela namin kaya po sumalpok kami rito. Ibig sabihin sumampa po yung nagre-record dyan sa truck nyo? Opo, sumampa po sa gilid ng driver. Tapos ano po nangyari pagkatapos? So, sumalpok na po kami rito sa gilid dahil nga na ipag-agawa na, gilid naman namin yung sakyan namin eh. Ayon sa bagong traffic ordinance na ipinatupad nitong April 1, alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga lamang pwedeng bumiyahe ang mga cargo truck na walang laman ng container papasok ng City of Manila. Alam daw naman ito ng driver at pahinante ng truck ng Santa Monica Freight Service. Katunayan, itatabi na raw ng kanyang driver ang truck nang sila'y parahin, pero bigla raw sumampa ang mga taga-towing company. Bigla ano yung pangyayari, bigla lang sila sa bulpot sa likod eh. Tapos nakita namin, ayun na. Nakapaling na yung truck, oh. Bukod sa naipit na driver, tatlo pang sibilyan ang nasugatan makaraang masagasaan ng truck. Hindi nagpa-interview pero ayon sa hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit na si Police Chief Inspector Olivia Sagaysay, pwedeng maghain ng reklamo ang may-ari ng bumagang truck laban sa accredited towing company na ito. Mel, inatasan na rin ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang Manila Traffic Police para imbestigahan ang pangyayari. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.